Opo, ito po si Attorney Tam. I-discuss ko ngayon tungkol sa marriage. Maraming nagre-request na, Attorney, vlog ka about annulment. Huwag muna, relax lang. Dito muna tayo sa marriage kasi maganda malaman muna natin yung mga requisites ng marriage bago tayo pumunta sa annulment para magkaroon kayo ng idea. Hindi yung lundag agad sa annulment. Saka marriage muna kasi hindi ka naman din makakapag-annul kung hindi ka, ano eh, married eh. So, gumising ako ng maaga, 5:30 ngayon. Sinamantal ako hanggang tulog yung baby ko. So, yan. Hindi na ako naligo. Wala ng kemi-kemi, wala ng arte-arte. Dalawang klase ang requisites ng valid marriage. Essential at saka formal. Okay? Let's go! Bago natin simulan yung mga requirements ng marriage yan, ano ba ang marriage? Yan, alamin mo na natin yung definition, syempre. So, simple lang. Ang marriage ay, sabi sa Article 1 ng Family Code, marriage is a special contract of permanent union between man and woman. So, ayun na kagad, andun na kagad yung essential requisites. Doon pa lang, sa definition na yan, pinakamahalaga, man and woman. Ayan din yung pinaka-controversial. Alam naman siguro natin yan dahil di ba yung LGBT, sinusulong nila yung same-sex marriage. So, ang kalaban nila, ayan, yung Article 1. Nakasuporta pa yung Article 2 dyan. Kasi sabi sa Article 2, legal capacity of the contracting parties who must be a man and a woman. So, yun na, Article 1, tapos sinasabi pa sa Article 2 na dapat may legal capacity yung dalawang magpapakasal na dapat lalaki tsaka babae. Dinagdag ko lang ha, kasi para dagdag kaalaman, para malaman nyo na ito talaga yung pinakabanggaan nila. And by the way, may singit ko lang, yung mga kapatid pala nating mga Muslim, meron silang sarili nilang Muslim Family Relations Law. Meron silang sarili nilang law. So, itong mga i-discuss ko, hindi ito applicable sa mga Filipino na Muslim. Iba nung diniscuss ko dun sa ano, sino ang saklaw ng criminal law, exempted yung mga, sabi ko sa inyo, yung sa bigamy, yung mga kapatid nating Muslim. So ito, dito sa essential requisites, basta sa family code natin, so hindi mag-a-apply ito sa kanila. So going back, essential requisites, contracting parties, legal capacity ng contracting parties, which must be a man and a woman. So hindi lang man and woman, kailangan yung lalaki tsaka babae, kailangan at least 18 years old. 18 years old and above. So, wag nating pagtanungan pag 17, eh, hindi yan. So, may kliyente ako, ganyan, 17 years old pa lang siya, galing siya ng eskwelahan. Pauwi. Pag-uwi niya, sabi nung nanay niya, anak, halika, pirma ka dito. Yung pala, marriage, ano na, certificate na. Kinasal siya dun sa boyfriend niyang kapitbahay nila. So, walang pare, walang celebration, basta pinapirma lang siya. Invalid yun. Walang kasal na nangyari. Hindi sila married. Hindi sila legally married talaga. Bukod dun sa age requirement. Sabi, so pangalawang essential requisites, dapat valid siya, hindi siya tatama sa Article 37 at saka sa Article 38. O, ano bang sinasabi dun sa Article 37 at sa Article 38? Mabilis na mabilis lang. Sa 37, magkapatid, brother and sister. O, hindi pwede yan. Kahit na pareho kayong of age, kumari 30 and 35 kayo, nagpakasal kayo, eh magkapatid kayo, invalid yun. Void marriage yun. O, kaya, up and down. Anak, tsaka parents. Son and mother. O, kaya, lolo, apo. O, yan, up and down nga eh. Hindi pwede yun. Void yun. Yan ang sinasabi sa 37, Article 37. Article 38 naman, yun din, mga relatives din. Pero masyadong marami, masyadong marami. Basta, yung mga pinsan, mga first cousin, yan, mga ganyan. Tapos, yung mga adopted, tapos yung kapatid, yan. Hindi pwede yan. Basta marami siya, 38. May kita nyo naman sa internet. Para hindi na tayo masyadong humaba. At yung pangatlo, dapat yung consent is freely given. Hindi pinuwersa, hindi pinilit, hindi tinakot. Kumari, yung mga, ano yung tinatawag na shotgun marriage? O, halimbawa, yung tatay pala nung babae, general sa army. O, tapos, kasi kailangan, panagutan mo yung anak ko, ha? O, pakasalan mo yan. Ayoko namang sabihin ko sa apo ko, pinalibing ko yung tatay niya. Yung mga ganon, kahit naman hindi talaga nila gusto magpakasal, minsan tinakot mo magulang. Yung mga probinsya, nangyayari sa mga province natin, ganon. Dapat, yung consent ng bawat both parties, hindi pinilit, hindi sila tinakot. O, yan yung essential requisites, ha? Man and woman, at least 18 years old, hindi siya papasok dun sa Article 37 at Article 38. Tapos, dapat yung consent nila freely given. Hindi sila tinakot, hindi sila pinilit. Punta naman tayo dun sa formal requisites. Ang formal requisite,
authority of the solemnizing officer. So, dapat yung nagkasal, dun sa dalawang mag-jowa na nagpakasal, kailangan authorized siya na magkasal. Sino ba yung mga common na authorized magkasal? O, si father, si pastor, pastor Joey, o, judge, yan. Minsan, pag nasa korte kami, reset lang po muna kasi meron pong ikinakasal si judge. Yan, minsan nangyayari niyan. Si judge kasi, pwede silang magkasal. Si mayor, yung mayor nyo, si Orme, si Mayor Joy, si Mayor Vico, ayan, pwede silang magkasal, mga mayor, allowed dyan magkasal. Tapos, yung mga kapitan ng barko, at saka kapitan ng eroplano, meron lang mga certain instances na pwede silang magkasal. Halimbawa, yung isa, mamamatay na, nasa gitna sila ng biyahe, mamamatay na yung isang party, pwede nilang ikasal yun. Authorize sila, magiging valid yung marriage. Pero kung halimbawa, bakasyon, wala naman kayo sa biyahe, wala namang mamamatay na isang contracting party, hindi mo pwede sabihin, ay, si captain na lang magkakasasal, hindi pwede yun. So, meron lang mga instances na pwede silang magkasal, yung kapitan ng barko, at saka yung kapitan ng eroplano. Second formal requisite, kailangan meron kayong valid marriage license. Gano'n ba katagal ang buhay ng marriage license? 120 days. So, halimbawa, in-issue ngayon, yung marriage license nyo, sa ikaw 121 day, tsaka pa lang kayo nagpakasal, dako, makakaproblema pa kayo niya. Kaya kailangan, yung iba, ini-schedule muna nila yung date ng kasal para tumama dun sa sa date o yung sa buhay ng marriage license nila. O yan, may exemptions yan. May exceptions yung requirement na dapat may marriage license. Ano-ano ba yun? Halimbawa, nasa remote area, sa mga remote provinces, yung mga liblib na ang posisya sa Pilipinas, o nasa dulo ka na, nasa tawi-tawi, ganyan. O yung napuntahan ko sa Sulu, doon, yung mga ganun lugar. Kung nandun ka, pwede na magpakasal doon kahit na walang marriage license. Kasi kung talaga namang wala kang makukuha ng marriage license. So, magiging valid pa rin yung marriage kahit na walang marriage license. Pagka yung mga ganun lugar, yung mga ganun area, na wala kang access na makakuha ng marriage license. O kaya naman, yung dalawang magjowa, 5 years na silang nagsasama as husband and wife. Pero dapat, yung 5 years na yun, walang legal impediment. Ibig sabihin, yung 5 taon na nagsasama sila, pwede silang magpakasal. Pareho silang merong requisite, merong silang capacity. Kumari, nung unang taon nila, 2020 sila nagsama, simula 2020 hanggang 2025. Nung 2020 pa lang, pwede na silang magpakasal. Kumari, pareho silang more than 18 years old na. O, wala naman silang mga asawa, pareho silang single. Yon. So, kahit na sa 2025, pwede silang magpakasal kahit na wala silang marriage license. So, pipirma lang sila ng affidavit na sinasabi nila doon na 5 taon na kami nagsasama, pareho kami walang legal impediment, o single naman kami pareho. Ayan. More than 18 years old na kami nung unang taon namin na nagsama kami. Kasi, halimbawa, yung 5 years na yan, dun sa unang taon nyo pa lang, yung isa, may asawa pa. O kaya, 17, 16 years old pa lang yung isa. Ganyan yung sa kliyente ko. So, 17 years old siya, ang sinasabi doon, wala silang marriage license. Pero, nung unang taon na nagsama sila, 17 years old pa na siya, may legal impediment. So, ibig sabihin, invalid yung marriage nila. Kasi, yung 5 years na sinasabi, may legal impediment silang pakasal doon sa isang taon . So, ang sabi ng batas, kailangan yung 5 years para maging exempted ka sa marriage license, dapat yung buong 5 taon na yon walang legal impediment. Hindi kayo bawal magpakasal. Yung 5 taon na yon, pwede kayo, legal kayo magpakasal. Muli na, nagising yung binata ko. Okay, last na formal requisite, yung marriage ceremony. Walang required na marriage ceremony. Ha? Walang required. Kunyari, kailangan may kare-kare sa handa. Basta kahit anong klaseng ceremony, basta merong ceremony. Okay ba? Re-require ka. Kailangan lahat ng mga abay naka-purple. Walang required na color coding. Wala ganun. Matamahalag kasi sabing marriage ceremony, yung dalawang contracting parties, humarap dun sa solemnizing officer, nag-idol sila, they take each other as husband and wife. Tapos at least dalawang witness. Okay, bakit ba mahalaga na malaman pa natin yung essential tsaka formal? Kasi bakit dilalawa pa? May essential pa, may formal pa. Tatandaan natin, pag absent yung isa dyan sa kahit anong formal or kahit anong essential, void marriage, invalid yung marriage, as in walang marriage na nangyari. Pero pag halimbawa, kasi pag formal requisite lang, may irregularity lang. So pag may irregularity lang doon sa formal requisite, hindi siya automatically void marriage. So valid pa rin, may marriage pa rin, married pa rin kayo. Halimbawa, example na lang, isa,
si Yorme. Diba? Mayroon siya, Manila. Pero kung halimbawa, nagkasal siya, nagpunta pa siya sa Quezon City sa bahay ng dalawang kinasal. Kung hara, nagpunta pa ng Fairview. Oh, si Yorme yung nagkasal sa kanila, special. Kaya lang, diba si Yorme, mayroon siya sa Manila. So, irregular yun. Kasi ang authority niya, magkandak lang ng kasal, ang jurisdiction niya, sa Manila lang. Diba? Pero, authorized pa rin siya. So, may irregularity lang. Hindi magiging void yung marriage. Valid pa rin yung marriage. Okay? O, yun mga difference niyan pag may mga irregularity sa formal. So, I hope po, meron po tayong natutunan about sa marriage. And salamat po sa pakikinig. God bless. Ciao! Bye!